ano pang silbi ng BPI dito, di ba? Eh, might as well, we'll just give you 1 peso na budget. So may we now recognize the Honorable Erwin Tulfo? Araw na ito, kung ginawa lang po ng mga ahensya ng pamahalaan ng kanilang trabaho, Mr. Chairman, meron pong nagkulang dito at hindi ginawa ang trabaho nila. For reasons, sila lang po makakasagot, kaya tatanungin ko po sila, anong nangyari? Bureau of Plant Industry, Department of Trade and Industry, Department of Agriculture, bakit hinayaan itong nangyari itong pagsirit ng sibuyas? Na-monitor po ninyo ang mga cold storages, karirinig lang ho natin dito po sa mga traders, kung ilan at saka cold storage, kung ilang sako-sako, ilang thousands of sacks ang mga nasa cold storage, kung na-monitor ho ninyo. Alam mo na ho natin kaya nandito tayo because there is hoarding, Mr. Chair. May hoarding po tayo kaya sumirit ang presyo. Kung nagmo-monitor ho kayo, hindi po aabot yan dyan. Na-monitor na ninyo, na-anticipate ninyo, then nabigyan ninyo ng direktiba yung mga trader na ilabas. Or where you are, Mr. Chair, are you afraid? Are you afraid? Or natapala ng mga mata ninyo ng something dyan? Kaya hindi ninyo nakita, Mr. Chair. Sir, actually po, nakikita naman po namin, sir, na there is a decline and may mga proposal din po for importation, sir, para po ma-comply po natin or mabigay po natin yung nakakailangang demand po natin. Yung nga lang, sir, yung nasabi po namin na yung nga po, pinagbigyan din po natin yung mga farmers as to their claim that they would be able to supply even po yung time po na may mga palusot po na tanim nung time po ng November. Tapos yung presyo na mag-ikot na po yung Oversight Committee headed by Speaker Romualdez, doon po bumaba. Otherwise, kaya nga ang tanong ko, Mr. Chair, anong ginawa ng BPI? It took the Oversight Committee of Congress at hindi po trabaho ng Kongreso, mag-ikot na mag-ikot, ginagagawin ang trabaho ninyo. Mr. Chair, dapat gawain po ito ng BPI. It's your responsibility and your job, BPI, to do that. Meron naman pala kayong monitoring. Meron pala kayong mga visitation powers or whatever you want to call it. You can check the cold storages. Eh, sako-sako anong doon. Why wait for the Oversight? Si Speaker Romualdez pa ang kailangan mag-ikot. Sila Congressman Imberga pa kailangan mag-ikot para makita na meron tayong oversupply ng sibuyas na sobra ang presyo. Why? The guidelines or regulations implemented by the Bureau of Plant Industry for the cold storage warehouses are, we are bound in our guidelines. And the present guidelines na namin ay hindi talaga namin nakukumpel o makukumpel yung mga traders na nag-store doon sa mga cold storage warehouses to release their stocks. So, ang ginagawa kasi kaya ang ginagawa namin ngayon, sir, with the DA, because it's a DA regulation for the mandatory licensing of cold storage warehouses, we are currently amending the regulation so that the provisions of the Price Act will be included in the guidelines so that we will be able to compel the traders to release their stocks in times of emergency and need po. Well, sabihin, pwede kayong sumilit. Is that correct? Pero wala kayong ginawa because wala sa guideline ninyo. So you just went there, you look, you pick, but you did not do anything. Sabi mo ang DA ang meron. Di ba under kayo sa DA, Mr. Chair? No, you know, we provided the information to the DA for them to decide on the issue. We provide the information of the data that we have, the alum monitoring that we provide is provided to the DA and it is also used doon sa mga public consultation po namin na ginagawa with the stakeholders po ng audience. Sino sa DA ang binigyan ninyo ng information? Sino? USEC? ASEC? Sino sa DA? Sino ang head ng AMAS? Yung AMAS po isa po sa mga office ng DA na kasama po doon sa Committee ng Bantay Presyo. So, composite team po yung sa Bantay Presyo, Your Honors. And ang AMAS po, ang isa po sa trabaho po ng AMAS ay nagma-market matching po kami sa mga agricultural products at saka sa mga buyers at processors. Nakita na tumataas. Kami pa, ang Oversight Committee pa ang nakakita na mataas. Hindi ba mataas sa inyo? Hindi ba normal pa rin ba na sa 180, 190 ang kilo ng sibuyas? Is that normal, Mr. Chair? Answer me. During that time po, nakikita po na tumataas po yung presyo ng sibuyas. Tumataas pa lang, Mr. Chair. Bakit hindi kumilos? Ang kumilos pa yung Speaker of the House, Jesus Mar Yosef, ang Oversight. Sila Congressman Imberga, umikot para makita. Wala kayong ginawa. You waited hanggang kung na magsalita na yung Speaker of the House and said like, kakasuhan kayo ng hoarding, kaya umaba. Kakasuhan kayo mga traders, ilabas nyo na yan, kaya inilabas. Kayo wala kayong ginawa, and you said monitoring. Useless, how useless yung opisina mo, Director De Sagun?
Hindi lang po office na ang ginawa, ang trabaho po ng office po namin, Mr. Chair, Your Honors. Noong pong panahon na yon, nag-market match po kami ng mga onions, and at the end of the day, yung mga buyers po at yung producer, sila na po nag-usap noong mga panahon na yon. At talaga pong bidding war po yun noong panahon na yon. So minamatch po namin sila at tinutulungan po namin sila mahanapan ng buyer. Nag-endorse po kami ng mga buyers doon sa mga FCA, sa mga cooperative po doon sa Nueva Ecija. But sila rin po yung nag-decide kung kanino po nila ibebenta po, Your Honors. Yun lang po ang pwedeng trabaho po ng aming, hindi po kami nagkakaroon ng visitation power sa mga warehouses, Your Honors. Mr. Chair, sumalang na ba itong DA, itong BPI sa budget hearing? Sumalang na ba ito? Sa committee pa lang, Honorable Erwin. Kasi napaka-useless nitong BPI na ito. Huwag na nga bigyan ng budget ito. Bigyan lang na, siguro 5 centimos itong BPI na ito. You guys are not doing your job. Obvious, nakita ninyo monitoring, sasabihin nyo may guideline, wala kayong magawa, then useless, di po ba? Bibisita kayo, you have monitoring power, you see that in your own eyes, then wala kayong magawa. Mabuti ba pala yung oversight committee, yung Congress na umakyat? So gawin na natin trabaho ninyo, wag na kayong bigyan ng budget. You agree, Mr. Amugot? Okay. My point, sir, is mayroon kayong power na monitor ninyo. Sabi rin ni Mr. Bisagon, sila yung sa agribusiness, marketing, blah, 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 AMSA. Pero walang magawa kasi hindi nila trabaho yun. So anong trabaho mo? Sisilip ka lang. Tapos magre-report kayo. Ipapasa nyo kay AMSA. Si AMSA walang power na para utusan. So anong silbi? Anong saysay na kanyang departamento? Anong saysay mo? Tama nga naman din si Congressman Barsaga. Ano pang silbi ng BPI dito, di ba? Eh, might as well, we'll just give you 1 peso na budget. Pag sumalang kayo ulit sa plenary yung budget ninyo.